Sangalan ng mga ng Espiritu Santo, sumayon ang Panginoon. Mga kapatid, pagsisiyan ng Diyan at umaksan ng mga kapagunan. Inaamin ko sa pangalan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na nawa sa sisiyo sa salita sa mga at sa aking pagkulang. Kaya sinasama ko sa mga ng Maria, sa lahat ng mga Amerika ng Manalo, at sa iyo mga kapatid na ako iunanin sa Panginoon ating Diyos. Kawalan tayo ng mga magaling ng Diyos, panawarin tayo sa ating mga kasalanan, at panawarin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawalan kami. Panginoon, kawalan kami. Kristo, kawalan kami. Kristo, kawalan kami. Panginoon, kawalan kami. Panginoon, kawalan kami. Ang daming mga pangyarihan ng pagkalo may taguyod ng sanlibutan sa pagiwasay ng pag-iralayon sa rin mo para sa aming kapakanan. Sa pagsamba sa iyo, na may panatag na kalooban sa pamagitan ng Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo ang pasama ng hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirea. Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking natanyag noong kanil-kanilang panahon. Mayroon namang hindi na natatandaan ninuman at lubusan na naglago ang kanilang panganan. Para silang hindi nagdaan sa daigdig na ito at gayon din ang nangyari sa kanilang mga angkan. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginaway hindi pa nalilimutan. Patuloy na mamanayin ng kanilang mga ina po ang kanilang magandang pangalan. At ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan. Dahil sa tipan sa kanilang Panginoon, nananatiling matatag ang kanilang angkan. At alang-alang pa rin sa kanila ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Hindi puputol ang kanilang lahi at hindi maglalago ang kanilang kaganyagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirap. Aminoy na dala.
Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa hinarap ng pagbubuti ng mga tao, punta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng Panginoon, lumabas siya at nagbalik sa Bitanya kasama ang ating dalawa. Palibasa ay umano binangon. Kinabukasan ang nagsili pabalik ng mga sa Bitanya. Nagutom si Jesus. Nadalaw ito sa mga kalayuan ng isang puno ng imos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang makita kundi ang mga tao. Sabagat hindi pa panahon ng imos noon. Kaya sinabi niya sa puno ng imos, wala na ang makakamit para may bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagaw. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo sa Jesus, kanyang pinagtahuyan ng mga nagbibili at namibili roon at pinagtahuyan ang mga mesa na mga mamamalik ng sarapi at ang kukuha ng mga mantitinda ng kalapati. Pinagbawala niya ang pagdaan sa loob ng templo ang sino mang may daladalahan at inirungan niya ang mga tao. Sinabi niya, nasusulat ang aking bahay at ang aking bahay na laminan ang lahat ng bansa. Ngunit ginawa niya ang bugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga puno sa serdote ng mga eskrima. Buhag ko ay lumaganap, lumanap sila ng paralakong pang mapatay sa Jesus. Sabagat natatakot sila sa kanya. Dahil sa humaan pagdating ng gabi, lumabas na naman ang lungsod sa Jesus sa kanyang mga alagad. Pinaubagaan ang magdala nila ay nakita nilang patay ng puno ng ikos. Naalala ni Pedro ang nangyari ang kanyang sinabi kay Jesus, Guru, tingnan ninyo na patay ang puno ng ikos sa sinumpaan ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung sabihin ni naman sa mundo na ito, umalis ka riyan. Tumanong ka sa dagat na hindi siya nagawang laman, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Kaya sinasabi ko sa inyo, ano ba ang hinihingi niyo sa panalangin? Manalig kayo, natatanggap ninyo iyon at matatanggap na ninyo. Kapag kayo mananalangin, patawarin mo na ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ang inyong mga kasalanan ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong mga nasa namin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoon sa Jesucristo. Huwag mo ba ang manang ni Awe sa dahil? Huwag din namin ang siyamo sa dahil. Bakit mo na pinagtitibay at ang Ebanghelyo sa araw sa ating mga panalangin. At awa mo ay patuloy ang ating panalangin. Ang ating pakipag-usap sa Diyos. Bahagi o ang paanyaya ng ating Panginoon na maraming himala ang gagawin ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pananalangin. Makita natin ang himala ng Diyos sa ating mga
Ngayon, hindi naman tayo magdarasal. Mas marami pa yung panahon na ilalagay natin sa harapan ng Diyos kaysa sa harapan ng Panginoon. Lalo-lalo ang panahon nito. Hindi na bali makalimutan ng dasal. Huwag lang ang kanyang teleserye na inaabangan. Baka mawala siya sa kwento. Kahit na mayroon ng IYTV, talaga naman ang tinututukan yung mga teleserye na kanyang inaabangan. Pero kung isa, nakalimutan natin ang Diyos. Nakalimutan natin ang marami sa ating Diyos na pakipag-usap sa kanya, na magkasal sa kanya. Pero tayo nagkahanap ng ibalat ay bahagi yun ako sa medyo wala po sa tamang koneksyon. Kung naghahanap tayo ng ibalat, pagkatapos hindi tayo nagkakasal. Napakahalaga ang panalangin. Bahagi yun ang pagkakasal. Anong sinabi mo sa atin mo, ng ating Panginoon? Ano ba ang inihingi nyo sa panalangin ay may pagkakaloob sa inyo ni Yahweh El Shaddai. Kaya nga rin natin, anong kailangan lang? Dalawa. Mayroong dalawa ang huwag natin kalimutan sa ating pagdarasal. Sa ating patuloy ng pakipag-ugnayan sa Diyos. Pero ito muna yun na, magdasal tayo. Kasi kung wala tayong panahon sa ating panalangin sa Diyos, ay paano tayo makikita natin yung hindi ng pagkilos at may isa sa natuparan pa natin yung dalawang hindi ng buong nagaman. Kaya, napakalaga po yung panahon na dinalangin natin sa Diyos. At ako po'y natutuwa sa mga anak ni Yahweh sa dahil. Bakit? Ang mga anak ni Yahweh sa dahil ay naglalaan ng panahon para makausap ang Diyos tuwing araw ng Biyernes. Para makaisa sa nawagin ni Yahweh sa dahil sa parokya ni San Martin. Amen? So, narito kayo. Every Friday, hindi na natin isasama yung araw na ito kasi yung ipahagi yung mga ating tungkulin. No? Pero maliban pa rin sa araw na ito, nandito na kayo, dito pa kayo, tuwing araw ng Biyernes. Nagdarasal, nakikisa sa banal na pag-uulo ng misa, nag-iingay ng salita ng Diyos sa pamagitan ng inyong preacher. Pero dalawa pa ako, napakalaga, dalawa pa yung hinihingi. Mahalaga na makita natin na tayo nagdarasal. Pero hindi lang pa siya tayo nagdarasal. Kinakailangan natin isama yung dalawang ito sa ating panalangin. Para makita ko natin, kailangan ko umisa, ay sabi na ako natin ngayon, napakahalaga na mayroon tayong panahon na inilalaan para kay Yahweh El Shaddai. Mahapakahalaga. Kaya po patuloy na yung pinapanyayan sa inyo at patuloy naman yung pinapanyayan sa mga anak ni Yahweh sa dahil na sila ay makasama naman ito tuwing gawain. Kasi nasa atin natin, ang nais natin na yung maghimala si Yahweh sa dahil sa atin ay hindi naman natin kinakausap. So, kinakausap natin ay yung ating teleserye o kung ano man yung ginagawa natin ay paano tayo maghihimala ng Diyos. So maliban po sa panahon na sa ating panalangin, anong kung sa ating Yesus, dalawang bagay pa. Una, makita natin ang manhali. Manhali. Yung kalimitan ginagamit ng mga anak ni Yahweh
Kinakailangan natin magkinin ang ating mga panalangin. Kinakailangan natin na tanggapin na maganda ang ating hinihiling. Yung term na ginamit ko sa ating Ebanghelyo na ibinayo ng Pumit Kapal ay manalig kayong natanggap na ninyo iyon. Manalig kayo na natanggap na ninyo iyon. Bagamat hindi pa rin yung talaga tinatanggap, nananalig na nasa iyo na. Sabi nga natin, bahagi yung isang pagkilos. Alam nyo, bago mo kami maging pari, sinabi nyo sa akin na kayo hindi pa pari. Pero dapat ang pagkilos nito, kasi yun ang gusto nito, dapat ang pagkilos nito, bagamat hindi pa kayo pari, ay ang kilos nito ay katulad ng isang pari. Hindi yung kilos na pagbibisira kayo, diba? May pwede. Kaya yung sabi ng pagkilos na yung buhay kabanalan ay kapapat, ang inyong buhay kabanalan ay katulad na ng pagkilos ng pari. Kinakailangan mo ng angkinin na ikaw ay pari. Bagamat ikaw pa lamang ay nag-aaral, nagsasamay, nagdarasal na maging pari. Kaya po, bahagi po ngayon, hindi mo nakakalimutan yun, no? Madam, maliwala pa mo, no? Na hindi ipinagkalim ni Yahweh yung sinayo, yung biyaya na ipinagkaloob sa akin. Kinakailangan ang hindi natin. Bagamat wala pa sa atin, bahagi yun ako sa aming makita natin. Pagkatapos ako sa aming hindi natin pakinabangan. Ano ba, maliwanag ko na sa pagkilos natin sa daily life. Sa mga babae na ito, ay sigurado kong hindi tayo matatanggap. Bakit? Sa mga naging bahagi na yung pamamaraan na inanayos natin makapit, bagamat hindi pa ipinagkakaroon sa atin. Sabi na natin ay naging mukha ka ng kadalang-dalang. Kahit na sabihin natin ay wala pa yung premyo na dapat mong tanggapin. Bakit? Hinanggit mo na eh. Bagamat hindi pa ibinigay sa'yo, hinanggit mo na. Naging bahagi na ng iyong pagkilos. Naging bahagi na ng iyong kalinganan. Kaya, ito po nawa ang pangitan na dapat lalo na sa pangantayan na ipinapahayag sa atin ang Pumit Kapal. Na nawa po ay maging gabay natin sa ibig natin pagkilos sa pamumuhay natin sa daigdig. Pagka-atin. Kasi ano ang problema? Kung isa lang kasi, nasa atin na, hindi natin inaatin. Hindi natin inaatin. Ipinamimigay natin ang kala natin na hindi atin. Hindi. Nasa atin na yun. Kung isa hindi natin nakapapansin na, akin pala ito. Ipinagkaloob na sa atin ang nangyari sa dahil. Ay, tinatanggihan pa natin. Ngayon po isa yung mga pagkatulong mo na nakikita po natin sa ating pagkilos, lalo-lalo na po sa mga panahon na ipinigay sa atin ang ating mga dalim. E kung isa na ipinigyan ng dalim yung tao ito na magandang pagsulat, pero hindi niya nakikita yung biyaya na ipinagkaloob sa kanya na napaganda ng mga pagsulat, ay hindi niya inaangkin. Kaya, nasasayang. Na pwede niya palang gamitin yung magandang pagsulat sa kanyang paglaki na maaaring ay yun ang kanyang magiging trabaho kasi yung magaling sa pagsulat. Escribiente. O di kaya ay sekretarya na kung saan ay ipapakita na yung karunungan niya kung saan ay yun ang kayo niyawin. Yes,
na ginagamit natin. Pero kumisan ko kasi, hindi natin isinasabuhay. Hindi natin inilalaw. Nagtutulungan sa ating utang. Kinakailangan na ito. Lusunin natin ang tingin natin. Maging tunay na at maging atin. Hindi lang yung sa barangay, yun ang sa atin. Maganda raw po. Hindi. Dapat kung talagang kayo naniniwala, na yun ang inyong minimiti na mga kami, dapat ngayon pamatid sa sarili na maganda ako. Kasi yun ang nilalabas nyo. Maganda ako, hindi yung maganda ako sa atin ng nanay ko. So, sino ang maganda, sino ang umaangkin yung nanay ko? Hindi ikaw ang umaangkin. So, wala ko sa iyo. Kahit na maganda ka lang. Bakit? Kasi ikaw mismo, walang pag-aangkin. Kaya tingnan natin, napakahalaga po ang elemento ng pag-aangkin sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob sa ating ni Yahweh. Lalo pa na yung mga bagay na binibigay natin na sa tingin natin ay makalulutulong sa higit na paglaloob ng ating buhay bilang tao at bilang mananampalataya. Ang tingin natin. Pangalawa, itong pangalawa ko, sansan-sansan na sa ating pangalanan. Sansan-sansan na kasi dinadasal namin ko, magdarasal tayo ng manamin. Magpatawad kayo sa mga tao ng kasala sa inyo. Kaya po kumisan, hindi natin natatanggap yung himala ng Diyos. Napupuro tayo ng buo. Kaya
magpatawad tayo. At makita ko natin ay maliwanag na makakakita tayo ng maraming himala ni Yahweh El Shaddai sa ating pamumuhay. Kaya napakahalaga po, yung elemento ng pagpapatawad. Kaya rin ang mga huwag natin kalimutan, kinakailangan maalis ang anumang galit sa ating puso, mawala ang mga bagay na siyang pinagkakalitan ng ating ulo. Ilapit natin sa buko ng Ginoo, Panginoon, tulungan mo ako mapatawad ang mga ito. Mama, Panginoon, tulungan mo ako na makamura sa isip ko yung masamang nangyari sa lugar na ito. Bigyan mo ako ng pusong pagpapatawad. Bigyan mo ako ng iyong mapagmahal na puso. Bigyan mo ako ng puso na ibinigay mo sa iyong utong na anak, ang Panginoon sa Kristo. Ang kamahal-mahal ng puso na Jesus. Kung makikita po natin na doon talagang marunong na makikita natin ang tunay na pagmamahal na ipinakita sa atin ng ating amang masalang. Bakit? Sabalas sa pamamagitan ng Jesus, tayo pinapawal sa ating mga masalang. Yun ang ginamit na pagpapalaan ng Diyos para pumusin ang tao na sa hina niya ay maging halimbawa na tayo ay mga tao marunong magpatawa sa mga tao nagkasala sa atin. Ibatin na paano na yung katarungan? Eh, hindi mo yung katarungan, pero ibigay mo ang mga patawa. Bahagi lang ito sa ating iyon ng kalimutan. Kasi may mga pagkatao na ang sige, ay inakalang ibigay mo sa ako ng katarungan. Pero dapat, wala na akong sama ng loob sa iyo. Wala na akong sama ng loob sa iyo. Pero yung nasira ko, kahit pa paano, ay bigay mo ng pagkatao ng makakayaan mo naman. Ibigay mo yung hinihingi ng katarungan. Kung kaya ibigay yung katarungan. Eh kung hindi pa rin pati kaya ibigay yung katarungan, magpatawad ka pa rin. Magpatawad ka pa rin. Sabagat kung walang naluluti sa pagpapatawa. Kasi kung minsan ang nasa isip natin ay naluluti ako kasi pinatawad ko. Hindi ako. Hinasabi ko sa inyo, bubuksan sa inyo ang pintuan ng pangihimala ni Yahweh El Shaddai kapag kayo ay marunong magpatawad. Ito po yung dalawang hinihiling natin ngayon. Ang hinihiling mo, ang hinihiling mo para sa iyong manalangin. Pangalawa, magpatawad ka sa mga taong nagkasala sa iyo, sa mga taong nakasakit sa iyo. Thank you.
gahay ang ginigirgan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Biyaya ng buhay na huwag natin kalimutan na patuloy natin pasalamatan kay Yahweh Jireh na ipinagkakaloob sa atin sa tinting na ito. Huwag natin kalimutan araw-araw na magpasalamat sa Diyos sa pagbigyan tayo ng buhay. So, para sa ikalimutang tatlong karma ni Lady Kaeya, Rosalinda Soriano Infante, sa mga kaluluwa na Bagliano, Rosa, Saturnino, Clotilde, Elina, Presela, Petra, o Primorosa. Ang maraming lumika ay pagkaluluwa dapat ialay upang anong sambayin ng himala. Kawal ang kami at pagbigyan upang ngayong kaluluwa para kami nakapaghain ay mamapinabang ang bilang pagpapala ko sa amin. Sa mapagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa lang ang kahit. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Para sa Diyos ang inyong puso at ito. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ng ating Diyos. Maraming makapangyarihan tuloy ng marapan na ikaw ay aking pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aking Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa aming kasalanan ng kamatayan ng aming pasalin, ay pinalikan niya upang kami malayain ang may tampok sa inyong siya nang tanahan sa aming bilang yung hinirang pala at aming tungkol sa iyong kamahalan. Mula sa nag-iliman kami yung tinawag upang makapasalin sa iyong iwan. Bilang iyong ating ang kami na itungkulin mong lahat na yung kanilang pag-ibig sa lahat. Kaya kayo sa ng mga anghel na nagsisiawin na papuli sa iyo na wala ng payo sa kalakitan, kami nagpupuni sa iyo kadakilaan. Hindi naman matapos na ako na hinawakan niya ang kalis, hindi ka
kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga labad at sinabi, tanggapin niyo ang lahat ito at inumin ito ang kalis sa aking dugo ng bago at walang katipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sikap ang kapatawag ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Iligtas sa kasalanan at
kayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala nga yung pinanabigyan na kinapanong ng mga pahayag, dahil na kapagligtas namin si Jesu Kristo.